Apat na put limang taon na ang nakararaan ng isailalim ni Noy Pangulong Ferdinand Marcos ang buong bansa sa batas militar. Sa yugtong ito ng ating kasaysayan, naitala ang mga paglabag sa karapatang pantao, pag-abuso sa kapangyarihan at matinding korupsyon sa gobyerno na nagpalugmok sa ating bayan. Magbalik tanaw tayo sa mga pangyari noong batas militar sa mainit na balitang hatid ni Marisol Abdurrahman. Curfew is established from 12 o'clock midnight. September 21, 1972, pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Proclamation 1081 at inanunsyo sa telebisyon sa Makalawa na nasa ilalim na ng martial law ang Pilipinas. Ilan sa mga dahilan niya ang banta ng komunismo, mga serye ng pambobomba gaya ng Plaza Miranda bombing. At ang umano'y last straw, ang pananambang kay Noy Defense Minister Juan Ponce Enrile na kalauna inamin ni Enrile na gawa-gawa lang. Sa ilalim ng batas militar, ipinatupad ang curfew mula hating gabi hanggang alas 4 ng umaga. Ipinagbawal ang mga demonstrasyon at rallies. Ipinasara din ang ilang dyaryo at mga himpilan ng telebisyon at radyo. Isa-isa ring inaresto ang mga kalaban sa politika ni Marcos, kabilang ang Noy opposition leader na si dating Senador Benigno Ninoy Aquino. Sa pagratipika naman sa 1973 Constitution, pinalawig ang pag-upo sa pwesto ni Marcos. Batay sa datos ng Human Rights Claims Board, mahigit 75,000 human rights violations ang naitala. Aabot naman sa 30,000 ang biktima ng torture. Marami rin tinawag na desparasidos, mga dinakip, ikinulong, nawala at hindi nalumutang hanggang ngayon. Pati ekonomiya apektado. Dumami man ang mga naipatayong imprastruktura na baon naman sa utang ang bansa na umabot sa mahigit 20 bilyong dolyar. Habang ang angkan ng dating Pangulo, kapuna-punang naging grandyoso ang pamumuhay, na lalo nagpaugong sa hinalang nagnakaw sila at ang kanilang kaibigan o cronies sa kaban ng bayan, na tinatayang mula 5 hanggang 10 bilyong dolyar. January 17, 1981, sa bisa ng Proclamation No. 2045, binawi ni Marcos ang batas militar. Ito'y para ipakita sa Amerika na maayos na ang takbo ng Pilipinas habang bagong halal noon si U.S. President Ronald Reagan at plinano ang pagbisita sa bansa ni Pope John Paul II. Pero nanatili ang ilang decree at utos ng Pangulo sa ilalim ng martial law. 1983, bumalik sa bansa si Ninoy Aquino matapos siyang payagang magpo-opera sa puso sa Amerika at ma-exile doon. Pero habang pababa sa tarmac, ilang putok ng baril ang narinig. Napatay si Ninoy. Sa kanyang libing, umabot sa 2 milyon ang nakiisa, hudyat na nagsimula ng magising ang taong bayan. Nagpatawag naman ng snap elections noong November 1985 si Marcos para patunayang meron pa rin siyang lehitimong mandato. Lumuhok sa eleksyon ang byuda ni Ninoy na si Corazon Aquino. E dineklarang panalo si Marcos sa nasabing eleksyon na tatad ng aligasyon ng dayaan. Nagimit siya ito ng pagdagsa ng libu-libong tao sa EDSA sa tinaguriang People Power Revolution. Ang masa, sinuportahan ng mga sundalo at opisyal na tumiwalag sa poder ni Marcos na naging hudyat ng pagbaba ni Marcos sa pwesto at paglisa ng angkan sa bansa para ma-exile sa Hawaii sa Amerika. Marisol Abdurrahman, GMA News.